Noong 23 ng Nobyembre 2001, nagmamadaling umuwi ang isang 27 anyos na kasambahay na nagngangalang Rochelle. Kasama niya ang isang 38 taong gulang na babae matapos mabigo ang kanilang misyon na magbigay ng anila isang life-saving videotape sa nooy presidente ng Pilipinas na si Gloria Macapagal Arroyo. Nagmamadaling umakyat ang dalawa sa penthouse na nasa 23rd floor ng Platinum 2000 apartment building sa Green Hill, San Juan. Nang makarating sa kanilang unit, agad na isinara ng babae ang lahat ng pinto at bintana, kumbinsido na may mga tao sa labas na ang pakay ay ang patayin sila. Pagkatapos nito, tinawag ng babae si Rochelle sa kanyang silid at pinaupo sa tabi mismo ng bintana. Ang mismong bintanang ipinako niya 3 linggo na ang nakakaraan upang pigilan ang mga attackers na susugod sa kanilang unit. At sa sandaling iyon, seryoso niyang sinabi kay Rochelle na sigurado siyang may papatay sa kanya. Tila ba nababaliw na ito at bigla siyang tumakbong muli sa kanyang silid. Nagulat sa ginawa ng kanyang amo, tinawagan ni Rochelle ang intercom, kinausap ang security office para magpadala ng bantay upang pakalmahin siya. The woman then shouted to her, "Rochelle, bilisan mo, takbo! Hinahabol tayo!" At saka tumakbo palabas ng kwarto. Lumabas si Rochelle sa unit papunta sa elevator nang bigla niyang nakasalubong ang isang security guard na nagngangalang Martin. Magkasama silang umakyat sa rooftop upang hanapin ang kanyang amo ngunit hindi nila siya natagpuan. Habang pababa, ang two-way radio ni Martin ay biglang nabuhay. Binigyan siya ng order na isearch ang 23rd floor dahil narinig ng mga residente ang malakas na kalabog ng isang nahulog na bagay. Katulad ng kanyang kamatayan, kakaunti lamang talaga ang alam natin tungkol sa kanyang pinagmulan. Ang siguradong alam natin ay ipinanganak siya sa isang tiga Nueva Ecija na si Zenaida Herodias at isang Amerikanong ama na tiga California. Isinilang siya noong 15 ng Oktubre 1963 sa lungsod ng Maynila. Ang half Pinay at half American beauty ay pinangalan ng Maria Teresa Herodias Carlson. Noong siya ay ma-interview ng Mr. and Miss Magazine noong 1982, sinabi niyang pangarap niya noon pa man na maging isang beauty queen. Tila may magic wand na kumakaway para matupad ang kanyang mga hiling dahil natupad niya ang kanyang pangarap noong 1979. Siya ay nagwagi sa Miss Young Philippines pageant at pagkatapos ay nagpatuloy siyang mag-represent sa ating bansa sa Miss Young International pageant sa Tokyo, Japan. Iyon ang taon na ginanap ang Miss Young International Pageant sa Japan at nang sumunod na taon naman ay tinanghal na sa Pilipinas noong 1980. Double wins ang Pilipinas dahil ng mga panahong iyon si Maria Teresa ay naging Miss Young International habang si Melanie Marquez naman ay ang kinoronahang Miss International. Si Melanie ay 15 sa kanyang tagumpay habang si Maria Teresa naman ay 16 na taong gulang. Ang kanyang beauty title ay hindi lamang nagdala sa kanya sa abroad kundi maging sa entertainment industry. Siya bilang isang playful, witty at eloquent na girl, well, it's a no-brainer kung bakit mabilis siyang naging bahagi ng showbiz. Kaagad siyang nakast sa isang recurring role na isang damsel in distress na si Tere. Ito ay sa weekly TV sitcom na Chicks to Chicks. Siya ay isa sa mga regular na cast kasama ng mga veteran actors tulad ni na Nova Villa, Freddy Webb at ang nooy newbie na si Carmi Martin kung saan ang mga episode ay isang oras ang haba. Ang iba pang miyembro ng cast ay sina Chito Arceo, Ruby Ana, Malu de la Fuente, Lola Chuchi at Lourdes Nuki.
Ang TV show ay ipinalabas mula 1980 hanggang 1989. Isa ito sa mga pinakamahabang sitcom sa bansa. Maraming manonood ang natuwa, partikular na sa mga kalalakihan, ngunit nakita ng mga kababaihan na offensive ang kanyang stereotype. Kung ano man ang personal na opinyon ng mga manonood, hindi pa rin maikakaila na napatawa niya tayong lahat nang sabihin niyang, "Si ikaw, si ako." Sa screen, siya ay isang masigla at magandang babae. Napamahal siya sa puso ng mga Pilipino sa tuwing sasabihin niya ang tutut o totoo sa Tagalog. Isa siya sa mga unang Filipino-American na sumikat dahil sa cuteness ng kanyang broken na Tagalog. Kasabay ng kanyang matagumpay na TV sitcom ay ang mga pelikulang lalong nagpasikat sa kanya. Naihilera siya lalo sa mga comedies pero may mga ilan rin siyang naging action films. Ang kanyang mga action films ay ang Wonder Woman, Si Ako, noong 1980, muli bilang ang isang magandang broken Tagalog-speaking na foreigner, pero sa pagkakataong iyon, nakawala siya sa kanyang damsel in distress stereotype sa pamamagitan ng pagiging isang comic strip superheroine na tagapagligtas ng kanyang mga kaibigang Pilipino. Gumanap na supporting cast sina Paquito Diaz, Bembol Rocco at marami pang iba. Isa pa ay ang iligpit si Victor Saraza noong 1994 kung saan nakasama niya sina Ace Verhel, Jelly De Belen, Chuck Perez, Charlie Davao at marami pang iba. Ang mga komedya na kanyang pinagbidahan ay halos mga gawa ng sikat na komedyan na si Chiquito tulad ng 6 Million Centavo Man in 1980, a Chiquito parody of the American television character 6 Million Dollar Man. Isa pa ang Mga Alagad ng Kwadradong Mesa in 1983, another Chiquito parody inspired from the legend of King Arthur and the Knights of the Round Table. At ang Wrong Mistake at Johnny Tango Rides Again, Tatanga-tanga, Dakila naman, pareho noong 1983. Meron pang isa ang High Blood in 1985, a Rambo-inspired parody na mismong si Chiquito ay nag-star bilang Silvestre Pantalon. Gumanap din siya kasama ng mga komedyante tulad ni na Redford White at Panchito at nagkaroon din siya ng pagkakataon na makatrabaho ang comedic trio na sina Tito Vic and Joey sa 1982 na pelikulang Si Ako at Tres Mosquiteros, kung saan muli siyang gumanap bilang isang magandang foreigner na broken ng Tagalog sa mga pang-araw-araw na pakikipag-usap sa mga comedic musketeers. Inexplore din niya ang genre ng romance drama na may konting comedy noong 1982 sa pelikulang Forgive and Forget. Ito naman ay pinagbibidahan ni na Sharon Cuneta, William Martinez, Nestor Divilla at Nida Blanca. Ginampanan niya ang papel ni Inez sa kwentong ito na isang ehemplo ng young love na nagtagal ng ilang henerasyon. Naging unstoppable siya sa kanyang karera sa pelikula hanggang sa taong 1994. Check out our array of paperbacks and ebooks at gimlpublishing.com. Our featured bio is Memory Will Remain, The Untold Story of Julie Vega. Make sure to get your copy today. Ang kanyang co-star mula sa Chicks to Chicks sitcom na si Freddie Webb ay ipinakilala si Maria kay Rudy o Rodolfo Fariñas noong siya ay 19 na taong gulang at si Rudy naman ay 32. Si Fariñas ay matagal nang kaibigan ni Freddie. Naalala ni Freddie na ang kanilang pagtatagpo ay completely by accident daw. Sinabi niya na maglalaro sila ng basketball sa lawag noong mga panahong iyon na nagte-taping sila sa Ilocos Norte. Tinawag niyang Marites si Maria at tinanong niya ito kung gusto niyang pumunta at manood. Pumayag naman si Maria dahil wala naman siyang ginagawa noong mga panahong iyon. Si Rodolfo Fariñas ay isang fast-rising political star. Nakapasa siya sa bar exam at nasa top 10 pa. At siya ang bagong elected mayor ng Lawag City noon. Later on, siya ay naging governor ng Ilocos Norte. Ngunit sa isang interview noong 1996 sa Manila Times,
Inamin ni Maria na hindi ang political position at connections ni Fariñas ang nagustuhan niya sa kanya. According to her, he had a great personality. He was down to earth. He's basically a good person, smart, intelligent. He was not corrupt like most politicians you see now. He was a perfect gentleman. Ang mga ito ay salungat sa mga sinasabi ng ibang Manila-based magazines. Ayon sa Esquire magazine, ito ay tumawag kay Rudy na isang bachelor at playboy at ang kanilang naging basehan ay ang impormasyon na bago si Maria ay may dalawa nang naging anak si Fariñas mula sa kanyang mga naunang karelasyon. Si Maria ay 26 na taong gulang nang makipag-live-in kay Fariñas. Pagkatapos nito ay kinasal sila sa Las Vegas at muling pinakasalan siya sa Lawag Church. Ang akala ng mga tao ay isa itong fairy tale wedding dahil pinakasalan niya ang man of her dreams, malayo sa pinakahuling wakas ng istorya na alam na ng sambayanan. Kusang loob niyang kinupkop ang kanyang mga stepchildren na sina Rica Camille at Ray Carlos mula sa dating karelasyon ni Fariñas na si Janet Murph. Nagkaroon din sila ng sarili nilang 6 na anak na sina Ria, Christina, Ryan Christopher, Rudy's Caesar I, Rudy's Caesar II, Rodolfo Jr. at Rodolfo III. Ayon muli sa Esquire magazine, ginamit si Maria sa bawat eleksyon. Siya ang naging star campaigner ng asawa kahit na tinawag siya di umanong whitey. Nabighani ang mga Ilocano sa kanyang kagandahan. Siyempre pa nakakapagod ang mga kampanya dahil required sa iyong mag-cover ng malalawak na lugar. May partikular na insidente na kung saan nasigawan di umano siya ni Fariñas sa harap ng maraming tao. Narinig ng marami ang "Faster, Whitey, or else I'll dump you." Ito ay ayon sa ulat ni Sheila Coronel sa Manila Chronicle. Si Maria noong mga panahong iyon ay nagdurusa na pala sa scoliosis. Mayroon siyang mga buto na dumidiin sa kanyang puso at iyon ang dahilan kung bakit siya madaling mapagod at nagkaroon ng madalas na palpitations. Still, like the beauty queen that she was, umiti siya at maganda pa ring nakiharap sa mga Ilocano. At simula pa lamang ito ng maraming malupit at hindi makataong pang-aabuso kay Maria Teresa Carlson ayon sa mga iba't ibang naging ulat. Isang araw, nakatanggap si Leticia Ramos Shahani na kung inyong matatandaan ay naging senador sa ating bansa. Nakatanggap siya ng isang liham mula kay Maria. Sa liham, idinetalya ni Maria ang kanyang desperation for help at mga di umanoy forms of abuse na ginagawa ng kanyang asawa laban sa kanya. Sa dulo ng liham ay ang kanyang thumbprint na pruweba ng pagiging lehitimo ng liham. Hanggang sa ang patuloy na di umanong pang-aabuso sa Fariñas household ay nag-spill over na sa media. Noong Oktubre 1996, inamin ni Maria sa isang interview sa Probe na at the start, there would be occasional slapping on the face, physical abuse, beatings. He will box you all over. I was subjected to water torture. I had a gun at me, in my mouth, a wet towel all over my face, pour Sprite, 7-Up, or continuous water. I do not wish to embarrass him. I do not want to humiliate him. I'm not out just for any money. I'm even willing to give up everything. I just want my freedom and my independence. I want my annulment and I want what's due to me as my constitutional rights as a Filipino. Matagal na palang humihingi ng tulong si Maria bago pa ang lahat. Noong 1988, nang in-interview siya ni Nini Valera, isang reporter sa tahanan ng mga Fariñas, malapit lang si Fariñas sa kwarto kung saan naganap ang interview. Naglilinis siya ng kanyang baril noong mga panahong iyon. Naiulat na nagbigay si Maria ng isang sulat kay Nini na nagsasabing, "Please help me. I am literally being tortured." At sa pagtatapos ng interview, si Maria ay nagpahid ng pulbos sa kanyang baba upang pagtakpan ang kanyang mga cigarette burns. Noong 1992,
nakipag-ugnayan si Maria sa Kalakasan Hotline, isang NGO para sa mga distressed women. Ana Lea Sarabasan said, "Sa umpisa, saglit-saglit lang yan, at saka walang pangalan, miiyak. Hindi namin alam kung sino." At noong 1995, nagkaroon na ng lakas ng loob si Maria na ipakilala ang kanyang sarili, ngunit sinabi ni Sarabia na ang kanyang telephone call ay naantala bawat ilang minuto dahil alam ni Maria na siya ay binabantayan at nagpapatuloy lamang siya kapag tiyak na niyang siya ay mag-isa na. Isang linggo matapos ang kanyang probe interview, she went out publicly in an interview with Nolly De Castro in Magandang Gabi Bayan. She invalidated her own story by saying, "Baka dahil buntis po ako, hindi ako maganda sa kanya. Puro motherhood, puro housewife na lang." Habang nakaupo ito sa tabi ng kanyang asawa, bumalik siya sa asawa dahil ipapanganak na niya ang kanilang ika-anim na anak at wala na siyang pera at nararamdaman niyang siya ay unsafe. Ang tanging pag-asa niya for protection sa kanilang sambahayan ay ang magbuntis upang hindi maranasan ang pang-aabuso di umano ni Fariñas. Malayo na siya sa Maria Teresa Carlson na circa 1980s noong mga panahong ito. Fariñas had some things to say about probe, accusing them of aggravating their marital problems, and also to Manila Times, he commented, "Saan ka naman nakakita ng tampuhan lang ng mag-asawa if a-flash mo pa sa TV?" Naging cycle na si Maria ay tatakas at pagkatapos ay babalik. Dahil dito naisip ni Fariñas na ang kanyang asawa ay mentally unstable, pinanatili niya ito sa Platinum 2000 building sa Green Hill, San Juan. Kasama nito ang isang kasambahay habang kasama naman niya ang kanilang mga anak sa Ilocos Norte. Ginamit ni Maria ang small freedom niyang ito to fight for her children's safety. Kasama si Rochelle ang kanyang kasambahay, noong 23 ng Nobyembre 2001, pumunta siya sa Malacañang upang makipag-ugnayan kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Magbibigay sana siya ng videotape na, ayon sa ulat, ay nagpapakita ng pisikal na pang-aabuso ni Fariñas sa isa sa kanilang mga anak. Gayunpaman, hindi ito na isakatuparan dahil ang isang miyembro ng PSG o Presidential Security Group ay sinabihan siya na i-turn over ito sa PSG headquarters. Pero hindi siya pumunta doon. Pinatotohanan ito ni Rochelle na nagsabing, "Nang makarating sila sa Gate 7, pinatigil sila ng gwardiya at sinabihan silang lumiko. Si Maria na desperado na ng mga panahong iyon ay nagtungo sa Malacañang Park upang makipag-usap sa sino mang opisyal na maaaring maghatid ng kanyang mensahe sa Pangulo. Ngunit walang nakinig sa kanya. At nang mawalan na ng pag-asa, umuwi silang dalawa sa kanilang unit. Naalala ni Rochelle na kinakabahan ang 38 taong gulang na si Carlson. Kumbinsido kasi siya na may papatay daw sa kanila. At nang makarating sila sa bahay ay isinara ni Maria ang lahat ng bintana at pinto. She shouted later, 'Rochelle, bilisan mo, takbo, hinahabol nila tayo,' bago siya tumakbong palabas ng kwarto niya. At dito na tumawag ng security guard gamit ang intercom para tulungan sanang pakalmahin si Maria. 'Bumalik tayo ngayon sa ating pinakaunang eksena kung saan hinahanap ni na Martin at Rochelle si Maria nang ang kanyang two-way radio ay biglang nabuhay. Binigyan ng order si Martin na i-check ang 23rd floor dahil ang mga residente ay nag-report ng isang malakas na kalabog ng isang nahulog na bagay. Sa huli, natagpuan si Maria hindi bilang isang magandang babae, kundi bilang isang durog at walang buhay na katawan na nakahandusay sa third floor na air vent. Isang roving security guard ang nakatagpo sa kanyang bangkay bandang alas dos ng madaling araw. Kalaunan, dumating ang mga pulis at si Carmi Martin. Ang kanyang dating co-star ay isa sa mga unang celebrity na nagpunta sa crime scene. Naalala ni Carmi ang dating bubbly, very beautiful, like the Virgin Mary, maputi, ang ganda ng legs and arms at parang manika na si Maria.
taliwas sa mga durog-durog at lacerated na labi ni Maria. Dinala na mismo sa Chief of the Philippine National Police para ipa-autopsy at natuklasan nilang nahati ang bungo nito, bali ang katawan at basag-basag ang mga paa at kamay. Dahil sa isa pang ulat sa pangunguna ng isang PNP Medical Legal Officer, nalaman na ang puso niya, baga, atay, kanang bato, spleen, dila at ang kanyang eyeballs ay naging sugat-sugat at napakarami rin niyang mga pasa sa buong katawan. Pinaniniwalaan na tumalon si Maria mula sa building bagamat walang nakakita sa kanyang ginawa niya ito. At ito ang naging marahas na pagwawakas ng buhay ni Maria Teresa Carlson. Siyempre pa, ang publiko ay mabilis na nag-akusa ng foul play, ngunit ang mga pulis ng San Juan ay napagpasyahan na walang ebidensya na nagpapatunay sa akusasyong ito, at sa gayon ay pinasyahan nilang isang suicide case ang nangyari. Ayon pa sa isang Philippine Star article noong November 25, 2001, may narecover ang mga pulis na martilyo at malaking gunting na daladala niya daw para protektahan ang sarili sa mga attackers. Ukol naman sa videotape na naglalaman di umano ng ebidensya ng pang-aabuso ni Farinas sa kanilang anak, ay hindi ito nahanap kahit saan sa kanilang rented penthouse. Hindi rin daw natanggap kahit kailanman ni Gloria Macapagal Arroyo ang naturang videotape. Ayon sa kanya, "I wasn't here last night and I just heard about that, but I have not received the tape." At wala nang dagdag na impormasyon tungkol sa videotape. Ang mga kasambahay ni Maria ay naniniwala na suicide ito dahil noong mga huling araw na nabubuhay pa siya, she would go around and say, "I miss my baby. Don't leave me." Bagaman, tinawag itong aksidente ni Farinas ayon ulit sa Esquire magazine article. Sa isang interview naman with Butch Francisco sa Philippine Star, inamin ni Farinas na may mga pagsisisi siya. Ayon sa kanya, "I loved being with her. We enjoyed the same kind of things. Okay lang sa kanya that she would be the butt of my jokes. And I really appreciated the fact na inaalagaan niya ang dalawang anak ko sa ibang babae. Noong eleksyon, nangangampanya yan. Pupunta siya sa house-to-house campaign. Pero kapag sinumpong yan, she'd start hearing things. At pagkatapos, siya ay nagiging walang pakialam. Ang pagkakamali ko, sana nakiride on na lang ako. May mga pagkukulang din ako sa kanya." Ang kanyang burol ay ginanap sa Williams Cathedral, ang mismong katedral kung saan bininyagan si Maria bago ikasal kay Rudy. Ito ay salawag na inihanda ng pamilya Farinas para sa kanya. Ang kanyang ina na si Zenaida at ang kanyang mga kapatid ay iniulat na dumalo pagkatapos lumipad mula Chicago. At ang kanyang kabaong ay dinala sa isang karo na kung minsan ay ginagamit upang dalhin ang mga labi ng mga sikat na mamamayan ng Ilocos Norte patungo na sa kanyang final resting place sa Lawag Floral Garden, isang modernong sementeryo. Ang kwento ni Maria Teresa Carlson ay poignant at bittersweet. Ayon sa Philippine Star article, ang paniniwala daw ni Farinas ay hindi suicide ang pagkamatay ni Maria. Ayon sa kanyang maaring nadulas sa building ledge ang kanyang asawa dahil siya raw mismo ay witness sa mga hallucinatory episodes ng kanyang asawa. Kung hindi dahil sa kanyang trahedya, ang koalisyon ng kababaihan na tinawag na Task Force Maria ay hindi nabuo. Isa itong grupo na lumalaban para sa mga karapatan ng mga kababaihan. At noong 2004, nilagdaan ang Republic Act 9262 o ang tinatawag na Anti-Violence Against Women and Children Act. Ito ay pinirmahan noong 8 ng Marso noong taong iyon. Isang Republic Act na tiyak na nagligtas sa maraming kababaihan at bata na dumaranas ng pang-aabuso. Ngunit ang tunay na nakakalungkot ay narinig lamang si Maria nang tumigil na siya sa kanyang pagsasalita.
Don't forget to hit the like and subscribe buttons, as well as the notification bell for more videos like this.